Great work, and so a great multitude. And you are moved with compassion toward them. And he healed the sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals." But Jesus said unto them, "They need not depart. Give them to eat." And they say unto him, "We have here but five loaves and two fishes." He said, "Bring them hither to me." And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed and broke, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up the fragments that remained, 12 baskets full. And they had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Let's pray. Basa rin yung salita, Panginoon, na may lakas na ito, Panginoon, na madalas na nababasa mo, magandang popular, we pray, sa mga bata rin, mga puno nila, ang aral, mga salitang dito, Lord, yung mga adults, na ito yung paniwalaan, yung may lumahad lang sa aking paniwala, kung pala tayo lang ito na puno sa amin, but kahit na lang dito sa mga salita, Panginoon, yung may pinagkata, yung mga salita, yung sa amin, yung isang play. Amen. Yan. Ay, makapunan po. Okay, so last time, parang puro parables, no? So, maraming panatutunan, parables. Pero, ang dami, no? So, madalas, yun ay tungkol patungkol saan? Sa Kingdom of God, di ba? Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven, Kingdom of God. Yung para, ayan, dapat masigurado nyo na, paano mo maligtas? Okay? Madaan ako nung mabilis, ha? Paano maligtas? Ano ba yung maligtasan? Okay, yung para yung, ano yung Kingdom of Heaven? Kaya ng Diyos. So, lahat tayo may kaluluwa. Pag namatay ka, patay ka na ba? Forever? May kaluluwa ka pa, yung kaluluwa, hindi naman matay. O isang saan pupunta yan, yun ang tanong. Sa langit, o sa impyerno? Yun sa langit, mga anak ng Diyos. Mga anak ng demonyo, sa impyerno. Tsaka yung hindi anak ng Diyos. So kaya ang pag-uusap lagi sa church, yung pinaka-importante, yung mga bata, maligtas muna kayo. Okay, so dapat labay maligtas. Eh, walang ano dyan, walang substitute dyan. Okay? So paano tayo maliligtas? Yung tanong eh. Sa mga nagbuto, mali-mali. Kailangan pang-ember ka sa church, mga ka nang mabuti, lahat yung maganda ka, so hindi nang maliligtas yun. Bakit? Kasi masama ka pa rin. Okay? Ayaw ng Diyos na kasalanan, makasalanan ka, hindi mo matigilan yung kasalanan minsan, di ba? So, paano yun? Kaya pala nakaligtasan, hindi yun sa pagawa ng mabuti. So, yun ay regalo ng Diyos, okay? Romans 6:20, but the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, yun ay regalo sa atin, yun ang offer sa atin. Okay? Pero parang yun ito na yung soluin sa labas eh. Okay? So, paano yun? Ano kailangan mong gawin sa regalo para makasaya yung regalo? Kailangan mong bayaran? Oh. Regalo nga eh. Kung binigyan ka ng regalo, siningil ka, hindi regalo yun. Tama? Okay, so, regalo. So, yun ang kaligtasan. So, paano mo papasaya yung regalo na yun? Binibigay sa lahat ng tao, inaalay ng Diyos. Paano mapasaya yun? Kailangan mong tanggapin. Pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, hindi mo tinanggap yung regalo, ayaw mo sa Diyos, ayaw mo ng regalo niya, hindi mapasaya yun. Kailangan mong tiwala. So, sabi ng Panginoon, kung sino mong tumanggap sa kanya, binigyan ng kapangyarihan, nakapatan na maging anak ng Diyos. So, nagiging anak ng Diyos ang, sino? Maniwala sa kanya, tumanggap. Isa lang yun eh. Okay?
hanggang kay Jesus. Kung pa Jesus, kayo ligtas na. Ngayon, ang problema ng iba naman yun, eh paano nagkasala pa rin ako? Kaya natin laging binafollow up yun. So, pag ang anak ba ng Diyos, nagkasala pa, Kristiyano na, nagkasala pa, anak ng Diyos. Pag nagkasala, hindi na anak ng Diyos, ganun ba yun? Hindi na po. Hindi na anak ng Diyos, yung nagkasala. Ikaw, pag nagkasala ka, anak ka pa rin ba? Sabi mo, hindi na. Anak ka pa rin, kaso, kapaluin ka lang, diba? Yung anak ka na eh. Okay? So tayo, pag tumanggap tayo sa Panginoon, baka tayo inadapt. Actually, sabi din sa John 1, di ba, para kang pinanganak sa John 3, pinanganak magmuli sa John 1, ganun din, sinabi niya, born, not of the will of man, nor the will of the flesh, but the will of God. So, yung parang nanaligtas tayo, gusto ng Diyos mangyari na yun. Okay? Ayun, kailan mangyayari yun? Ano kailangan nalang gawin ng tao? Magwata. Sinabi ko na kanina, di ba? Dapat maintindihan nyo na si Kristo namatay para sa'yo. Dapat maintindihan nyo. Kasi hindi maintindihan yung regalo, paano nyo binigay yung regalo na yun? Okay, so binigay niya yun, siya yung namatay para sa atin, siya na yung magbabayad ng kasalanan mo. So hindi na kailangan ko yung magbayad. So nung binayaran niya yung kasalanan mo, bayad na yun. So yun yung parang regalo mo yun, kailangan mo na lang tanggapin nyo. Okay? Ganun yung masimple lang yun. Okay, so pag tinanggap mo yung regalo, sa'yo na yun forever. Okay, ganun kasimple yun. Okay, hindi na nababawiin yun. Okay, pwede mong magkasala ka pa rin, masama yun, makapaluin ka niya. Okay, yun yung kaligtasan sa'yo na yun. Okay, nakakain ng Diyos. So yun yung simple niya. Kaya yung mga pinag-aralan natin last time, Matthew 13, ay ukol doon. So marami tayo na-tackle din doon, yung mga anak ng demonyo, anak ng Diyos, di ba, sa end time, pati yun. Ano mangyayari? So sana tumalim na sa inyo yun, ha? Problema, pag hindi tayo nakapin ng ibang ano. Okay? Baka dito ka nga, umulutang yung ano mo, yung tak mo. Okay? Kaya ngayon, nandito na tayo sa John the Baptist. Bakit kita tayo sa John the Baptist? Kasi siya ay matuwid. Okay? Ang dalas ay hindi. Pero pinapagpagsabihin yung nagpatay sa kanya. Kasi masama yung pumatay. Masama. So, kaya huwag kayong magugulat pag talaga nagpaka-Diyos kayo, lagi yan. Mayroong persecution, iba-iba nga lang, hindi lahat pinapatay. Iba ay napalo, yung mga wala ng trabaho, yung iba ay mga wala ng opportunity, mga bawasan, ganun. Okay? Walang kaibigan, konti lang yung kaibigan. Ganun ang katotohanan ng buhay. Kasi dyan na baptis ay pinatay. Okay? So, tapos na tayo doon. Ngayon, ano na next? When Jesus heard of it, so narinig niya na si John ay namatay, anong ginawa niya? So kapansin niya dito, ang style ni Jesus ay dahil ang, anong mission ni Jesus? Maligtas yung mga tao. Okay, yun ang ano niya, tama yun, sa Luke 19:10. Okay, I am come to seek and to save that he was lost, yung sabi ni Jesus. So hindi siya nakipag-ano dito, nakipagtalo sa gobyerno. Hoy, bakit pinakayan? Okay? Ang buha tayo ng army, okay? Buha tayo ng army, tapos subuhin natin ito sa iyo. Hindi, ganun eh. Kung mapansin nyo yung mga ways ni Jesus, pansin nyo lagi, yun ang dapat natin gayahin. Hindi yung sa iba, no? Ang revolution natin ay hindi armas, hindi spiritual ang ating pakikigera. Okay? So kaya ang ginawa niya, umalis na siya doon. So alam niya na na pwede siyang isunod. Hindi naman sinabi dito eh. Pero hindi na siya nakipaglaban. Ang ginawa niya, siguro alam niya na yun eh. Ganun talaga. Huh? Ganun ang mga sinasabi ng propeta later, ganun din siya. Pero hindi pa ngayon. Okay? So ang ginawa niya, siya yung umalis. And when the people heard of the followed him, on foot on the city. So itong time na to ay sikat si John the Baptist, kasi napatay siya, ni Jesus naman yung sumisigat. O kaya, ano ba yung sumisigat? Bata, kilala na siya. Ayun, si Jesus, kilala ko yan. Okay? Kaya ang ginawa sa kanya ay, ano yun, follow. Sinusundan siya as in. Kung saan siya pumunta, para marinig yung preaching, sinundan siya. Okay? So ano nangyari?
Ang daming sumusunod sa kanya. Pag sinabing multitude, ano yung ibig sabihin multitude? Yung mga tao-tao. Maraming tao. Ano yung great multitude? Mas marami. Marami, marami. Marami, marami. Okay. Sa Bibinan ulit, di ba yung sabi? Sabi dito, 5,000 men. Gano'ng marami yung 5,000? Ang dami nun. Yung wala alam yung Ensa Revolution ba yan? Hindi ko alam, ilan yun. Oh, lag-libo rin yun. Eh, kaso lalaki lang yun. Lalaki. Eh, hindi pa kasama yung babae. Sabi mong 5,000 yung babae. Sabi mong lahat sila magkasama yung babae. Ilan lahat yun? 10,000 na. Eh, sa mag-asawa, bihira yung isa lang dalawa anak. Kasi may anak ako. Sabi mong 3 anak. Ilan lahat? 3,000. Ilan tatlo ba yung anak? Lahat ng kunwari, tignan. 25 na. 25,000. Ang dami nun. Tama, 25,000. Kasi 15K na yung mga bata. Ang binilang lang is yung kalalakihan. So, napakarami, di ba? So, ganoon siya kasikat. Ngayon, may problema. Kami ang problema, sabi niya dyan, ano palang ginagawa niya? Ang ginagawa niya ay nagpapagaling siya at siyempre Okay, ngayon, eh ginabi na sila. Okay, so paggabi na, mahirap na umuwi. So medyo nagkalalapang noon, pero alam niya actually gagawin niya. Sinusumbukan niya yung mga disipulo niya. So, again, si Jesus, lagi siyang naghahanap ng pagkakataon na magtuturo. At lahat ng nasulat sa Bible ay kulutan ng ulo, eh. Diba? Sa ating Sunday school, ano yun? 2 Timothy 2:15. Tama ba? Okay, first. Next. 2 Timothy 3:16. Ngayon ito ako sa 2 Timothy 3:16. All scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine and for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, lahat ng nasulat dito ay pwede natin gamitin na talagang dapat natin gamitin na kaaralan ng pagpupulutan ng aral. Okay, so ito, nagpakain lang siya. So actually, nakakamangha yun, no? Isa to sa mga siguro highlight. Okay? Kasi nung Old Testament, ano nangyari Old Testament? Nagpakain din ang Panginoon. Marami sila, maganda araw-araw. Kaso kailangan kasi talaga nila yun. Kasi nga, nasa window na sila. Ubus yung kanilang kamuhayan pag kinain nila lahat. So miraculously, ang Panginoon ay nagpakain sa kanila ng 40 years. So pero dito, marami rin ito. Pero isang bagsakan lang. At saan ang galing yung pagkain nila? 5 birds. Ay, and it was evening. O, oh, wala nang pakainin. Sabi, habang hindi pa gawin gabi, pero gabi na rin, paano muna sila, pauwiin muna sila. Ano yung victual sa inyo yung pagkain? Okay. Ganun din sabi ni Jesus. Sabi niya, but Jesus said unto them, they need not depart, go ye them, give ye them to eat. Hindi na kailangan malis. Pakainin niyo sila. Nag-uulat itong mga, ano, hindi na sinabi dito, pero parang, ano mo lang, imagine mo na lang, talagang, ah, pakainin natin yan, di ba? So tayo dito, hindi tayo lagi nagpapakain, pero minsan lang, di ba? Imagine mo yung 5,000, 25,000, sabi mo gano'n, pakainin. Mayaman ang bibili nun, eh. Pero kahit mayaman, ubus yun. Kaya nangyari dito, gumawasin siya ng milagro. At again, ito yung opportunity to teach. Mamaya tayo dun sa lahat. So, ano nangyari? So, tinanong sila yung mga disipulo. Eh, nagharap naman sila ng pagkain. Kaso, ilan lang? Lima lang. Limang? 5 loaves. Ano yung loaves? Ano? Tatlo? Yung group? Gabi niya. Isang gabi niya. Isang loaf. So, okay.
two fishes. Hindi na makakain dapat nun. Lima. Limang tao, pero pwede na yan. No? Di pa kasha yun. Pag sampu na kayo, sandaan yung kasha. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya? Hingin sa akin. So alam niya ba yung gagawin niya? Opo. Alam niya, di ba? So hindi alam ng mga tao, pero alam niya. So ito yung ano, may suspense eh. No? Nag-iisip especially yung mga disipulo. Ngayon, ang aral sa atin dito, anong aral sa atin dito? Kasi alam natin aral eh. Eh, kung nangyayari. Pero sa atin, pag yung time na parang aral, ngayon, marami kayo narinisip na instruction, di ba, mga bata? Hindi nyo alam lahat. Hindi nyo naintindihan kung paano mag-workout yan. Mag-aral, magbasa, sumunod sa magulang. Di ba? Kaya ito, Stephen, ganun talaga ang bata minsan. Ano? Nagdududa. Okay? Di nagtitiwala. Kasi hindi mo pa makita kung ano yung mangyayari. Okay? Ang nakita mo, ang mga kabiguan. No? Kaya ngayon, parang nakikita mo, naku, lahat ganun na naman ito. Well, wala naman mangyayari. Kaiba. Kaya ito yung dapat nating tingnan. No? Itong mga disipulo ay nagtiwala sa Panginoon. Ano yung ang Panginoon? Nakapilo siya. Okay? Pag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, okay, sige, punta tayo sa church, tayo mag-aaral sa salita ng Diyos para tayo magpalain, pumalino tayo, later, gagamitin tayo ng Diyos. Ay, totoo kaya yun? Ha? Nagdududa. Pwede kang magduda at madalas yun. Itong mga bata, buti, natututo kahit paano, umupo. Diyan nag-uumpisa yan. Ito, maganda dito mga ito, talagang, ano, hindi lang kayo nakaupo, o kayo nakaupo, kaya talagang nakikinig na. Kasi wala kayong maupulot kung hindi kayo makikinig. Diba? Pansin nyo ba yun? Pag may magulo, nilidistract kayo. Ito pa namang instruction dito, kailangan nakatutok talaga kayo. Hindi pwedeng paulit-ulit lagi. Yung ibang kasama nyo, mag-asawa. Okay? So ano yung ilang loaves? 5 loaves. Ilang fish? Mabata? 2. Dito, ilang fish? Ilang loaves? 5. Sabat ba yun sa 5,000? Ano ba ang fish sa 5,000? Okay. Kailan tayo na ulit nagkain ng dito? Tagal na rin eh. Yung... Pwede ni Joshua? Kailan yun? May... Kailan? First Sunday. Isang, kailan lang yun eh. Kailan ang ano? Isang bilao. Isang bilao ang pansit. Ano ba? Ang pasya yun, di ba? Dalawang lobes. So... Sobra pa. Yun, marami yun kasi. Paano pag ganito ka konti? Ay, hindi magkakasya. Yung dito ngayon, ang Panginoon ay gagawa ng milagro. So, totoo bang milagro? Ano ba yung milagro? Ilang milagro na ba nakita natin? Dami-dami na eh. Nabuhay na ba si Lazarus? Ano sa ngayon? Hindi pa. Hindi mo alam yung Lazarus? Ano yung natapos na natin? Parang walang pa eh. Yung... Ano nga, wala pa halos dito. Yung makakalim pa lang po. Ito, yung pinagaling niya. Yung baliw, di ba? Yung may demonyo. Ano pa? Ayun na, yung mga bulag. Pinagaling, nakakita, nakarinig. Okay, so, sinabi milagro, ano yun? Isang bagay na hindi mo inaasahan. Okay? For example, lumakad sa tubig. Normal ba yun? Normal ba yun, lumalakad sa tubig? Hindi po. Okay? Imposible yun eh. Yan, imposible. Kasi parang hindi pwede kasi pag tubig, ulubog ka, sigurado. Mag-swimming ka, tapos, ano pa? Pag namatay, matay na, di ba? Hindi na nabubuhay ulit. Ngayon, yung may mga sakit, gumagaling. Pero yung may ibang sakit, katulad ng bulag, ano gagaling pa yun? Eh. Di ba? Ngayon, pwede na kasi pinatransplant. Pero dati, walang transplant. Ano gagawin? So pag sinabing miracle, hindi inaasahan, mahirap mangyari, pero nangyari. Especially pag ginawa ng Diyos yan, may purpose yan. Ano yung purpose niya?
Para saan? Ang pagmimilagro. Matapasahin pa tayo dito, di ba? Para saan? Milagro. Para saan? Stephen. Para saan ang milagro? Para saan ang milagro? Nanay. Para saan ba? Sino ba naging milagro? Okay, madalas. Okay, no, no? Pero ginagamit na yung mga tao. May mga bagay na hindi mo inaasahan. Bakit imposible? Pero nangyayari yan. Actually, araw-araw, yung mga nasa-save lang, hindi pa ako mag-solving eh. Parang imposible kung maligtas eh. Tapos yung iba, kahit marunong ka na, may mga tao na hindi basta-basta. Nakatouch sila sa religion nila, okay? Ilan yung na-share natin gano'n? Oras na binilang eh. Siguro nagsawa na rin. Sige, parang nga umalis na to. Tanggapin ko na lang sinasabi ko. Pero iba gano'n, kasi hindi maintindihan. Yung mga inaitanim sa kanila kasi lumalim yan. Ulit na ulitin nila, ulitin nila yun. No? Parang imposible na, pero nagmimilago pa rin ng Panginoon, especially sa mga bata, madaling maligtas. Hindi masyadong makasalanan ng gusto. Okay? So yun ang mga milago. Para saan ang milago? Maraming bagay, pero isa sa mga dahilan dyan, pag ang Panginoon ang gumawa, pinakita sa tao, ano yun, parang maniwala siya sa kanya. Okay? So gusto ng Diyos, maniwala tayo sa kanya, pero hindi laging milagro. Hindi laging ganun. Kung ang milagro ay araw-araw nangyayari, milagro pa ba yun? Hindi na, di ba? Mari, umuulan. Ay, hindi yata umuulan dito ah. Parang ba't umuulan? Diba? So sa... Mari, sa desert, umuulan. Okay? So, yan. So at this time, anong ginawa nila? So ito nga, nangyayari yung milagro na hindi inaasahan. So paano niya gumawa? Milagro. Sino gusto? Kaya mag-milagro? Okay. Actually, pwede nga rin pag nabanggit ko na nga. Yung taong naliligtas, okay, yung mga kasinungalingan, natanim sa inyo. Paano maaalis yun? Actually, itong ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo natin kailangan yan eh. Dami na ang milagro ngayon. Yung technology na, parang milagro na sa atin yan. Mas ang problema, hindi na yung milagro yun kasi nga, alam natin eh. Naiintindihan natin, tapos kung ginawa natin, kasi nabipredict na nga yan. Computer, bibilis, ngayon, may pinapakita sa ano, na pati glass. Transparent glass, pwedeng ano, may data. Kahit ang cellphone, yung tablet, pwedeng ano, transparent. Hindi ko, bakit kailangan mo yung transparent? Napaka-imposible, di ba? Ito, paano yan? Dati imposible yan, bakit walang wire? Ano mo yun? Matawid. Okay? Pero yung mga imposible talaga, napakarami pa nangyayari sa ngayon. So, sino sa inyo may unsaved loved ones? Kung dati taon. No? Dali. Train mo lang si mami. Kasi mami, kailangan mo ng follow-up. Okay? Mga friends ko, ganun pa rin. Hindi basta-basta. Nung makihiyan kami sa patay, siyempre, yun ang lagi natin prayer, paano natin masisyon ng mga ato. Mas on layo. So, usap sila, yung sa
yung asawa na isang ganun din pa, nagulat ako, ay, kaya pa rin din namin nakikita sa mga ano po eh. Yung reunion, ganun pala ang buhay, buntis ng maaga, tapos laki na ng anak niya, college na pala. Hindi ganun aaga yun, di ba? So, aaga nun. Siguro, pagka-graduate lang namin ng high school, buntis na yun. Tapos, ngayon, iba na yung kasama niya, anak pa naman. So, isang nag-uusapan niya, oh, ganun talaga ang buhay eh. Hindi sabi sa akin, oh, ikaw ba? Ay, hindi daw ba? Idea ko eh. Sige na lang pinag-usapan. So, sayang na, alam mo kung ano na yung usapan. So, binablock nila yung mga ganun. So, isa yan. So, kung tayo na po, kung mag-soul winning, hindi lang soul winning, yung ibang bagay pa, pag yun na ba pinaka-ultimate na means din natin, soul winning, isa yun eh, pero meron pang mga, katulad ng pagtatayo ng church. Gano'ng kahirap yun. So, yung soul winning, madali lang yan. Times 10 na sa time. Panalangin mo, lalabanan mo, yung dapat mong labanan, pag hirapan mo sa ito yung testimony mo, ingatan mo, may mga requirements, napakarami, pwede madali. So, pero pwede mangyari yan kasi nga, ang Diyos ay nagbibilagro pa rin. So ako naasal ako pag may mga ibang churches na parang wala lang, parang ito yung sinabi sa Bible, hindi na yun ang ginagawa. Okay? Yung iba, nagpapastor ng binata. Ngayon, sa iba, hindi yun ano, big deal eh. Okay, pero malino sa Bible, hindi ganun. Okay? Dalawang beses ulit, dapat ikaw ay may asawa, maraming anak, at least more than one. Yung mga anak mo ay sumusunod sa'yo. Okay? Mga ibang iba. Sa iba mga churches, parang ano na lang, business. Ano mo ganun dyan? Bayahin natin yun, okay? Tama ba kaligtasan nila? Okay na yun. Hindi na nagsuri kung ano nung pinuturo. Na? Hindi, marami tayo activities. Maganda yun. Kaso, anong pinaka-center mo kung mali naman kaligtasan mo? Ang dami yung activities. Facebook, Facebook dyan. Picture, picture pa. No? Pinaka itong, kaya ko rin sa inyo, isa mga marirealize mo talaga yung iba ng ano eh. Yung kulto ngayon, galing sa China eh. Puro ano doon, di ba? Puro imitation. Pati religion, meron din sila. Nakita mo sa parang gaganda nung material nila sa ako, nakita nila sa Facebook. Biglang nag-ano yun, puro sa mga pastors forum, doon pa sila nag-post. Isyo, puro pagmamahal. Anong doktrina yun, tinatago nila. Pero nung nakausap ko, di pinilit ko, di nandang mo, sinabi rin, kesyo si Jesus. Si Jesus daw, dumating na daw siya. 1991 sa China. Uuwi mo yan. Pero ang pakita nila, mayroon din silang church, may ministry din sila, ang yaman, ganda ng kanilang production eh. Pakita nila ba yun, di ba? Hindi ko na siya sa inyo. Ang ganda ng production, mayroon mga pelikula. So, ang tindi, no? Pero ang aral, mali-mali. At pag gano'n ang nangyari sa mga churches, ano yung mangyayari? Karamihan ng tao, parang yung perfect illustration yung flat earth eh. Alam nyo ba yung, alam yung flat earth? Medyo na uso ngayon yan, di ba? Mga Kristiyano pa yan. Mga Kristiyano, kumari. Kaya ano mangyayari sa mga tao sa labas? Mga hindi Kristiyano. Pagtatawanan kayo, no? Sabi sa English na they're giving Christianity a bad name. Eh, mga Kristiyano yan, tanga-tanga naman yan eh. Di ba? So ngayon, iba naman, iba naman. Ibang churches naman, parang case yung napakatalino, mali rin naman. No? Share ko sa inyo yung material ko, talaga pinag-aralan ko isang albinis. Kasi nga, ano ba ito mataturn ako? Inisa-isa ko yung lahat ng verses nila ginamit, kinuha ko yung context, mali ang context nila, ano yung tama, dilatag ko sa document. So, yung material tayo dyan. So, medyo paghihirapan mo kung ikaw yung minister. At kayo ngayon, si ano, Janelle, save ka na ba? Brado? Wala pa. Mga 12. Okay.
So, sama kayo ba sa ano? Swimming? Hindi ba sure? Okay. So, pag yung aral ay umpisa mo lang sa prada. No, itong tablet, napakaganda. Binaya lang, limited. Natutuwa ba kayo? Depende. Kasi gamit lang naman ito. Pero actually, yung mga purist, yung mga artist, yung mga engineer, na-design nila ng maganda yun para magamit ng maayos, at syempre, medyo kumita rin sila. Tama ba? So, asar na asar yun pag ginagaya lang sila. Diba? So, okay, sa material na bagay, okay lang yan. Paano pag yung totoong religion, actually, yung Christianity, okay lang gayahin yan eh. Basta tama yung paggaya. Sa Bible, okay lang sa Panginoon yan eh. Sabi ng mga disipulo, Lord, itong isang to, hindi naman natin kasama. Nagtutulong sa pangalan mo. Sitahin mo nga, sabi nila eh. Sabi naman, hindi natin kailangan sitahin. So tayo, wala tayong problema sa mga churches na ginagawa nila yung dapat nilang gawin at sa tamang paraan. Ang problema natin, yung problema tayo, pag mali yung doktrina, tapos pinapakalat nila, okay? Anong mangyayari? Yung tunay ngayon, nakaligtasan niya, mayiging cheap. Okay? Ano yung mayiging cheap? Ano yan, mayiging ano? Kung sa pinaghirapan ko ito, kung nari, ako nag-design ito, sige, para kumita ko, kahit ang paano, bibit ako ng 10,000. Eh, ginaya lang ng iba, binenta ng 500. So, ano mangyayari sa akin? Maapektuhan ako kasi ginaya lang, tapos cheap naman. Parisira lang yun. Nasabihin ng mga consumer, hindi lang kayo tibay yung mga tablet. Eh. Kasi nakita nila iba, hindi matibay. So, ganun yung nangyayari na yung mga flat earth, mapatanga naman ng mga Kristiyano, binuhay mo. Eh, hindi actually. Yung totoong Kristiyano, alam natin na dilog ang mundo, alam natin yung paniniwalaan natin at hindi. Okay, so ba't tayo punta doon? Dahil sa kaligtasan. Okay? Yan, so sa, dahil sa milagro. Okay? Yung iba ay peki din yung milagro. So yung milagro ay hindi araw-araw. Hindi, araw-araw nga, pero ngayon iba na. Dati hindi. Ilang beses mo siya nagpakain ng 5,000? Nung marami, Jesus. Ha? At least 2, kasi isa 4,000. So, pinag-aaral mo, parang 3 eh. Kasi yung isa timing, iba pa yung timing. Eh. So, hindi lagi, hindi lagi nagpapakain. Pero yun ay with a purpose. Yun ay parang maniwala tayo sa Panginoon. Pero hindi lagi nga gano'n kasi nga, pag puro gano'n na lang, hindi na milagro yun. Okay? So, anong ginawa ng Panginoon? Paano gumawa ng milagro? Hindi nga. Ano ba tayo gumawa ng milagro? Una, kung totoong milagro yan at ang purpose yan, tama rin. Hindi ka gagawa ng milagro para lang gumawa ng milagro. That's number one. Sabi ko kanina, may purpose ng Diyos, ginawa niya yung para manampalataya yung tao sa Kanya. Hindi laging ganun. So tayo, ang alam ko lang ng milagro na ngayon, yun nga, pagdaligtas ng tao. Saka ganun, ma-disciple tayo. At totoo. Okay? So, nabanggit ko sa inyo dati, kaya ako nagpastor, isa sa mga dahilan. Nung una, ayoko na, kasi parang dami ng mga churches. Ano ba yung need? Kung nagkalat ako, nung ano, gagawa ako ng ano, mag-invent ako ng tablet. Alat na kalat na yun, nang gamitin ng tao yan eh. Telepono, tablet na rin eh. Okay? So, hindi na, wala ng sense. Pero nung na-sense ko, naintindihan ko, na kahit napakarami ng churches, daang mali. No? Sublime. At yung pinaka-importante mo yung kaligtasan, sablay yung importante. Ang dami nag-worship, praise and worship. Okay, tinatawag din sa sarili ng Kristiyano. Okay na din yun kaysa Muslim, mahirap yun. Para it is. Pero yung pinaka-importante, pag hindi yan saved, okay, or kala lang niya, saved siya, paano yun? Hindi yan lungkot nun. At na-realize ko yun, hindi na glorify yung Diyos sa ganitong sistema. So, kailangan i-majorin tayo. So, sa panahon na to, yung nag-ginawa niya rin at nabagit natin kanina, na isa sa mga purpose ay magturo. Ayun ang nangyari dito. So, yun na, nangyari na yung milagro. Dumami, yukote, at nakakain ang napakarami, napaka-imposible makakain sa limang tinapay lang ang dalawang isda.
And they did all eat and were filled. Hindi lang ano, nakakain pero konti. Hindi, di ba? Tigano tayo dyan, kurot-kurot lang. Hindi milagro yun. Sila, sabi dito, sila ay nabusog. Okay? Isa pa, hindi lang sila nabusog lahat. Ano nangyari? May sobra pa. At ang sobra is, yan, so alam natin na yung ibang kwento is hindi pala dito kasi yung ilang pala ito na doon, iba naman, di ba? 5, di ba 7? Ito, 12. Okay? So, tapos na yung kwento. So, ano ngayon? Anong aral dyan? Okay, so ako minsan na may discourage din minsan kasi nga, nag-iisip ako ano mangyayari sa church. Okay? Pero na pinapakinggan ko yung kwento ng iba, pare-pareho lang, basta baptist siya, nag-umpisa, hindi agad malaki. Kasi ang ating kaparaanan, sinusunod natin yung Bible, okay? Eh, mangyayari sa atin, kung ano yung nangyayari sa Bible, ganun lang, simple yun. Doon ang pagkakaiba ngayon ng persecution dati, matindi. Kaso ngayon, iba naman ang persecution. Ibang klase rin. Kaya, tuloy lang tayo mga kapatid. Ang pinaglalaban natin dito is hindi lang basta-basta. Pinaglalaban natin dito, yung mga batang to, kahit tuwati tayo dito, maintindihan nyo na iba yung Christianity na totoo sa hindi. At sabi ng Panginoon, madalas yung marami talaga, wala yun eh. No? Kaya, minsan nakapatingin ako sa Facebook, ang dami yun, TVT. Alala ko na yung Victor, yung kilala namin yung Brother James. Ang kwento niya yun, ang dami yun. Nag-doctrine na kayo, no? So, save, ilang yung mga leader, no? Save na ba? Hindi. Ano yung nangyari doon? Nag-turo ba kayo ng, alam nyo ba yung Calvinist? Hindi. Alam nyo ba yung posting? Hindi. Alam nyo ba yung Armenian? Hindi. Kaya mo ba yun? Alam nyo ba na hindi lahat ng Bible pare-pareho? Ha? Alam nyo ba yung mga Protestant nagbibinyag din ang baby? Ha? Kasi hindi na nila alam kung saan nanggaling mga churches. Hindi na nila alam bakit nagpapatayan yan before. Makaiba naman ngayon. Egypt, o? Ngayon. Actually po sa Middle East talaga, ang daming persecution sa ano. Pero hindi pa yun. Yung iba, hindi pa nare-report. Pero actually, yung iba naman, soba naman din. Yung ibang media naman. End of the world na, hindi naman. Actually, may nakausap ako sa Smart. Yung Pakistani doon. Agawawi. Mukha lang siyang Indian. Ganun pa rin mga Pakistani, Indian. Magkadikit lang yun. Tinatanong ko. Oh, wow. I'm sure got you. Is it like, okay ba talaga terrorista doon? Yes. The media is, ano, yun sabi niya. Nakakapag-aral siya. Nakapag-apply ka nga sa... Pag-aaral siya, nakapag... So, hindi naman din gano'n, no? Pero, yung totoo rin na talagang maraming pinipersecute. So, nasa ba tayo kanina? Ayan, so, sa mga churches, katulad na nangyayari sa mga Catholic dati, okay? O, na pinapatay sila, uy, huminto yung persecution. Anong nangyayari? Kasi ginawa nilang style naman ni Satan, baliktad na. Salit na pagpapatayin yung mga Kristiyano kasi hindi nauubos eh. Lalo tumatapang eh. Gumaganda yung preaching. Tapos ang bilis ng dami na iligtas. So ang ginawa niya, panibago ang ginawa niya. At you know your history. Yan pala yung sa mga aralin din natin. Ano nangyari? So ang ginawa ni Satan ngayon, gumawa lang siya ng counterfeit church. So yun nga yung Catholic. Sabi niya, oh, hindi na lang kayo papatayin. Lahat kayo, Kristiyano na. Mali din yun. Hindi ganun ang kaparaanan ng Diyos. Yung nabagit ko kanina, wala pa kayo kanina. So, pinatay si John the Baptist, ba't ang Panginoon, natakot ba siya, ba't siya umalis? So, hindi siya yung nakipagbuno ng armas. So, hindi yun ang paraan niya. Ang paraan niya, ang gusto niya mangyari, maligtas to. So, may paraan para maligtas ang karamihan. At pag tayo nag-armas na naman, ano mangyayari? May pananampalatayan, nakatulad ng ginawa ng mga kasila dito. Sinakop tayo, sabi nyo, binigyan na tayo Christianity. Hindi, kinausap mo yung mayor, sabi ko, wala tayong mabaptize.
wala nang pananampalataya doon. Lahat yung paplastika na yun. Tapos sinakot kayo, tinakot kayo. Kung hindi kayo tumanggap, patay kayo. Sige po. Christian na kami lahat. Oh, mayroon, gano'n na paplastika. Hindi gano'n ang pananampalataya. So hindi rin tayo gano'n. Okay, pag-rinilag mo, pinag-rinilag talaga. Okay. Nasalot na siya rin. So, sa... Hindi na tayo matatapos. Medyo time na eh. Na 15 minutes. So, dito sa kwento natin, ang pinaka-physical na miracle na nangyari is nakakain niya sila. So, sa ngayon, natutupad pa rin ba yan? Pero mahirap din ba kapag milagro? Paano mo papakainin yung mga tao, okay, ng tamang aral kung busog na sila sa junk food? Sino ba na ito? Siyempre si Mrs. ang magaling dito. Alam yung anak niya eh. alam niya yan. Kung tatay lang tatanungin mo, sige kumain, gusto mo kumain, sige kumain. Pero yung nanay, alam niya yung pag kumain ng junk food ngayon yan, ang hirap ng pakainin ng kanin yan, di ba? So, anong ginagawa na? Oh, huwag ka kumain. Okay? Ang hirap niyan. Pipilitin mo yan para kumain lang. Kasi, pinuno niya na yung kanyang tiyan ng mga matamis. Tapos, syempre, pala, hindi masyadong matamis yan. Ayaw ng mga bata yan. Alam niyo, ganun-ganun tayo spiritual. Bakit ngayon maghahanap yung mga tao ng heart preaching ng Bible, no? Na ang mga ngaral pa, yung mga wala masyadong pinag-aralan, pero mga tunay na tao. Okay? Ito yung mga tao na hindi naghangad. No? Ito yung mga tao na talagang pinaglaban yung kalooban ng Diyos, kaya madalas yan, hindi rin kinakampi ng salimutan. Ito yung mga napag-iwanan. Okay? Paano maghanap yung tao na kung busog na busog niya sa Facebook, praise the Lord, praise the Lord. Kung sabi ng doctrine, hindi, praise the Lord. Pwede ba yun? Pwede ba kumain lang tayo ng kumain ng icing? Yan, ng juice. Alam nyo mga nanay, hindi pwede. Ito, nagkasakit to. No? Yung mga bata, naku, pag hindi mo yung pinigil, hindi mo disiplina yan. Kung anong gusto nila, yun ang kakainin nila. At hindi sila, hindi mayiging matiba yung katawan nila kasi hindi na maayos sa pagkain. So, ganun din yung Kristiyano. No? So, tinuturo pa kayo sa atin dito, ako magpapakain, okay, huwag kayong mag-alala, huwag yung, pag sinabi ko, huwag yung pauwiin, kung anong meron, ibigay nyo sa akin, ako magpaparami yan. Okay? So, sa preaching, ganun. So, minsan, yung nakumpara ko din eh. Bakit din dapat, ano, lahat yan may doctorate? Napansin ko pala yung mga makdo, ang yayabang. Tapos, kaya katotoo ako dito kaya doon sa kasi hindi siya nagtapos ng Bible school. Inaral niya lang yung Bible. Pero yung mga marunong din, mga tunay din na anak ng Diyos, na-appreciate siya. Yung totoo, ganun yun eh. Sabi nga nila, birds of the same feather flock together. Kung ano yung magkakapareho kayo, may iipon kayo at magkasama-sama kayo. So yung mga spiritual, mag-ipon yan, lalo kayo magiging close. Kasi nakikita nyo, hindi tayo pareho sa iba. Okay? At parang pag nagbabasa ako ng Bible, parang ayoko nang pumunta sa church na to. Dun sa liberal church, yung tawag natin dyan. Bakit liberal? Kasi nga, kung ano, sige, pasok nyo lahat ng anong aral, no? Ano yung practice na hindi dapat, sige, pasok nyo lang yan, walang, basta marami tayo. Kasi lang pakailan, kaya ang dami ng warning sa Bible. Mismo Bible translation na. Iba-iba ang translation, hindi man lang nagtanong, bakit kaya? Kasi minsan, kahit gusto nang aralin ng mga tao, yung pastor na mismo nagsabi niya, okay lang yan. Hindi natin pag-usapan. Atay na, ano mangyayari sa mga tao? Lagi ko may nakwento sa inyo, yung classmate ko. Ang classmate ko, na Kristiyano daw, babanda-banda siya. Long hair eh. Si Roy. Mamit ni Jesus yun eh. So, magaling naman talaga siya. Gitara, piano, okay. So, ano, pinakita ko yung 1 Corinthians, 11 ba yun? Sabi doon, hanapin natin.
14. Okay, sabi dito, not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Di ba, sila, di ba even yung nature, hindi na nga yung tagapagtulo eh. Ang tao, alam yan, ang long hair dapat babae, ang lalaki dapat short hair. Eh kasi yung nakipanood ko sa Hollywood, ano yun? Long hair, mga lalaki. So, yun nga, ito yung katulad ng mga bading ngayon. Kaya kailan yung nakausap ko kanina lang. Ayan, may iba yung study kami. Dalawa, tatlo lang kami. Pero ito, unbeliever to ah. Yung aming ops. So siya mismo nagsabi, sabi niya, okay lang yung mga bading. Pero ikaw, gusto mo maging bading anak mo? Diba? Napansin niyo ba na pag tama yung tanong mo, yung tao magre-respond ng tama rin. Kahit yung kabaklaan, hindi tama yun eh. Alam natin yun, na-offend tayo ng daw. Pero, ano ginawa sa atin sa libutan? Sinanay tayo, mabubayas ganda, mabubayat ng mga bading sa pelikula. So tayo kahit lalaban yung ating ano, kasi mahilig ka sa pelikula ngayon, sa TV, wala kang magawa, TV. So, na-brainwash tayo na kahit hindi okay yun. Pero, yung tanong ko sa kanya, kung paano yung anak mong lalaki maging bading? Ayoko nun, ayaw kung okay lang yan. Hindi okay. So ito naman, ganun din sa buhok. No? Hindi okay yun. Maglalaki, short hair. At actually, in-explain nyo pa nga dito kasi yung hindi dapat long hair. Kasi pag long hair ng lalaki, sabi dito, natawag dun, nag-dishonor ng Diyos. Okay? Ano ba yun? Ah, ito. Yung covering, okay, tsaka yung... Kaya may mga Baptist na nagpa-cover, mali yun. Sino may nakos na kailan lang? Parang hindi mo natin na-expense sa kanila yun. Kasi nga, nagmamadali. Pero mali yun. Okay lang ba mag-pray ako kung lalo na mayroon akong sombrero? Ha? Oo. Okay lang. Okay. Yun nga yun eh. Yung covering sa ulo, yung buhok. Okay, kaya pag long hair ako, dinidisonor ko ang Diyos. Pero pag short hair ako, kahit pag sombrero pa ako, okay lang yun. Kasi hindi covering yung... Hindi covering din yun. Hindi po sa Old Testament, yung mga high priest naka-mitre. Alam niyo yung mitre. Meron silang head cover. Kapag pray sila, nag-practice sila. So hindi masama yun. So kaya ang sabi talaga dito, yung long hair at saka short hair. Kaya napunta dyan. Kasi nga, si Brother Roy, hindi ko nga gustong tawagin Brad dun. Ang sabi sa kanya, nung pasto niya yung pasto ko nga, di nga ako pinapagalita kahit long hair ako eh. Diba? Kasi ko, sasabihan mo ako, ito yung sinabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, it is shame unto him if a man have long hair. Pero ang sabi sa akin ng pasto ko, hindi okay lang to. So ano nangyayari sa Kristiyano ngayon? Naglalaban, no? Ito sinabi ng pasto, ito sinabi ng Bible, ito sinabi ng pasto. Bandang huli, hindi kasi ayaw bumitaw sa church kasi masaya kami, maraming activities. So kahit yung malinaw na aral lang Diyos na, hindi man lang nag-isip, siguro mali ako. Ganun yung mga Calvinist din. Pag sinabihan mo, anong sabi mong wala tayong gagawin? Anong sabihin mong ang Diyos ang gumagawa lahat? Eh yan nga, sabi man, nampalataya dapat tayo. Okay. Kahit na nalamdaman nila, malinaw sila dito yung ano yun. Bilibra ako dito kay Paul, kay White, kay Calvin. Nasari na sila nung pagkalang tinuturo sila. Dami ng libro. Okay? So hindi nila kaya give up yun. So iba naman, ganun din. Dito yung kaibigan ko. Ano pa yung mga yan? Kung ano pa yung dahilan, ay nandidisorder ng Diyos at hindi siya nakakapilos. So dito, kahit paano nakakilos ang Panginoon kasi nga nagtiwala sa akin disipulo at yung mga tao din. Diba? Gawin mo, dapat talaga actually umuwi na sila eh. Alam din nila, sila na dapat nakakalos sa tayo kung ano mag-aaral. Pero nagtiwala siguro, nadala sila ng ano, ng Panginoon. Kapangyarihan talaga ng salita ng Diyos, ba tayo maalis? Gusto ko pa eh. Doon yung iba doon, nag-backslide, bandang muli. Pero still, pag hindi sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan umuwi, huwag ka nang umuwi. Huwag ka muna umuwi. Huwag ganun din tayo, magtiwala tayo sa Diyos.
Wala na naman sa adaptive, gano'n naman din. Kahit ano pa yung balakid na yan. Ito yung sinabi sa Bible, linaw, okay, nagtutulo, confident siya, kasi yun yung sinabi sa Bible. Eh, parang gusto mo na umuwi, gusto mo papunta sa ibang lugar. So, kung di tayo nagtiwala sa Diyos, di at na makikita yung ganitong gilak yung pagbuhay na. Yan ang gusto ko sabihin. Ilang beses ko na winig itong mga ganitong preaching eh. Sa mga ganyan ba, kusoba din naman. Diba, sabihin. Puro ano. Ang definition ng pananampalataya. Kahit walang dahilan, maniwala lang kayo. Kahit walang basis ang inyong paniniwala, maniwala lang kayo, maliliin naman yun. Kasi hindi tayo, kasi faith comes by hearing and hearing by the word of God. O yan yung sabihin nun. Kung walang hearing, wala ka narinig na doktrina, nadala ka lang sa kasiyahan, no? Masaya talaga dito, sige na, masyado na yun. Kaya magulang mo naman, ganun. Oh, dito tayo, kahit anong mangyari. So, authority ng tao. Kung ano man yan. Okay, so, yun lang po ang pinakaano lang dito, hayaan natin ang Panginoon na kumilos. Kahit yung mukhang imposible, hindi imposible sa kanya yan. Basta, let us follow His lead. So, paano natin ma-follow ang lead ng Panginoon? Siyempre sa Bible, yeah, again, nag-warning na siya for false teachers and false prophets and false Christ shall abound. Dadami yan. So, sa panahon nyo, sa palagay nyo, sa panahon natin, ano yan, kumakonti ba yun, madami. Diba? Sari-sari na nga, yun, nakakasari. Merong, yun nga, yun sa Chargers na 99 taon, dumating na lang si Jesus. Kasi iba naman, yun nga, si... Napakarami yan, hindi mo bilang. So, si Bibuloy, si Juliano, si Austin, Manalo, okay? Actually, nakapila yun sa lesson at Sunday school. Makikita natin yung churches, bakit ganun yung mga churches. Dadaanan natin yung chachagayin nyo. Amen? Gusto nyo magpalid sa Panginoon? Paano yun? Paano kayo magpapalid? Paano? Na siya talaga yung masusunod sa buhay nyo, hindi yung kung sino yung tao, yung sarili mo. Paano may sigurado? Alam yung sinabi sa Bible? Kasi ito, recorded na ito eh. Wala nang pwedeng magbago nito. Nung panahon nila, sinubukan nila. Pero ngayon, lalo hindi na. So kaya, ganun, Bible at Bible tayo. Pag may hindi ka naiintindihan, ano sinabi sa Bible? Parang, ano sinabi sa Bible? Ganun. Ngayon, yung mga talagang kalokohan na sinabi ba lahat sa Bible? Hindi. Pero madi-derive mo yung mga importanteng bagay nasa Bible nyo. Sigurado yun. Yung mga importanteng questions, sino yung tamang church, paano ako lalago, ano yung kailangan kong gawin, ano yung dapat gawin, nasa Bible nyo, pag importante yan, sigurado. Okay, question. Bakit daw tayo tinawag na baptist? So tayo yung tinawag na baptist kasi sa mga talagang pagkakilala ng baptist po, nung talagang matindi yung persecution, is yung pagbabaptize ng matanda. Okay? So ngayon, nagaya namin ng iba yan, pero ngayon, nakikita ko, hindi nila magaya yung independent. Hindi nila magaya kasi mahirap yun. Pag nag-independent ka, matibay na dapat yung pastor bago man siya. Paano ka makakapag-raise ng isang tuwi na pastor kung liberal niya yung church nyo? Kung hindi tama yung pagsunod nyo dito, hindi basta-basta yun. Hindi pwede pingin, mag-aaral ka ng 4 years sa college. Hindi ganun eh. Hindi pwede pingin yung part na yun. Kaya ngayon, bakit tayo tinawag na baptist niya po nung panahon nila na marami na may pwede yung church, yung Catholic, ganun na rin. May Bible din sila, may baptism din sila. Kaso, in-invento nila, is nagbabaptize sila ng bata. Okay? Catholic na umpisa yun. Okay? Pero actually, first century, 1000 na yun. 1000 AD na yun. So kaya yung baptism na yun, bago lang na pangalan niya. Bakit ba? Kasi meron silang maling ala na sabi nila, ang nagliligtas is baptismo, tsaka religion, yung church. So marami na kasi, actually may mga baptist na dati, pero hindi mga baptist na tawag. Yung mga tunay, laging minority yan, madalas ay hindi.
binasa niyo yung history. Lagi silang may nobility, lagi silang may nagpapatay, tago-tago lang sila. So bakit yun? Bakit baptist? Kasi nga, nagbabaptize mo sila ng bata. Bakit si John the Baptist? Bakit siya nakilala ng John the Baptist? Mga title na yun. Mali yung sabi ng ibang baptist na nanggaling tayo kay John the Baptist. Tingnan mo, baptist eh. Eh pagkatama, kaso mali yung pag sinabi yung congregation kasi ano nangyari? Mali yung ano yung ginagawa ng iba na parang tinataas yung denomination. Hindi ganun. Ako, mas may galang ako na ibang church na hindi baptist yung tawag nila, pero ang doctrine nila, baptist, mas may tiwa, mas galang pa ako nung kaysa mga baptist na, naging Calvinist na, naging nag-Pentecostalist na, mga maligtas, mas may galang pa ako nung sumusunod sa Bible. Okay. So, ganun yung, pero hindi nila ako naiiniwala na, basta-basta susunod lang yan, ano, tamang church, hindi basta-basta yun. Dapat nanggaling yan, sinugo yan sa tamang church, inugo ng tamang church mo, yan ay nagpapatuloy at doon yung linya nun. Ngayon, tanong, pag may tamang church, ngayon, tayo ngayon, tama tayo. Ibig sabihin ba, forever na tama itong church sa San Mateo, Banaba? Hindi ganun yun. So sa Revelation 2 and 3, may tinutukoy doon na sabi ni Jesus, aalisin niyo yung candlestick. So pwede yun, pag tayo lahat dito ay naging apostate na, yung sumunod na pastol, iba na, no? Pwedeng alisin ng Diyos yung kanyang candlestick. So, may church kayo dyan, pero hindi na kayo tunay. At least sana, nakapagpunos na kayo ng another church. So, magpapatuloy sila, pero itong umiwalay na sa tamang araw ng Panginoon, wala na yun. So, ganun actually nangyari sa marami. Kaya, lagi yung tinatanong niya sa iba. Kayo din, tanongin niyo, nasa akong church niyo? Bakit ako dito? Saan ba ito nang galing? Pag sinasabi ng church niya na, hindi kayo po tatay, patay ka na. Diba? Pinagalan natin sa Sunday school, diba? Sunday school ba yun? Ay, hindi, sa ating Sunday morning. Yung apat, diba? Origin, destiny, morality, everything. Ano siya yun? Origin, destiny, morality, and meaning. Okay? So, kung punta natin yung origin at destination, para kung makapunta dito sa destination, kung bali yung origin mo. So, pag yung church mo, hindi mo alam kung saan nanggaling, tinatago nila, may isang tisong doon. Malabo yung destination. Malabo kang makapunta sa tamang destination, hindi mo alam kung saan ka nanggaling talaga. Okay, question pa. Bakit ba tisong po? Tawag lang yun, tapos na nagpasa-pasa na. Parang Christian, bakit tawag nila Christian? Kasi nakilala sila, puro Christo pinag-usapan. Kasi Christian, Christian. So, importante po yan, yung pangalan pa lang na yan. May pupuntahan ako dapat nung isang araw. Yung seminar sila eh. Kasi ang pangalan nila sa Google, kung nakita ko, wala nang baptist. Hindi ko turo nito. Kaya ngayon, parang nilagay din pala nila dumasang liit, Baptist Church. Ang pangalan nila, The Bridge Community. Ano nga rin, di ba? Community Church. Pero yun, meron pala. Kaso liit. Sa Google Map, walang baptist. Dun sa LinkedIn niya, ng pastor, walang baptist. So kasi labanan niya. Yung iba na kinakahiyaan yung iba yan kasi nga, tinitira din sila. Persecution. Okay, question ba? Amen. So, sige, sige, maraming salamat sa pag-aralan ngayon, Lord Panginoon, na milagro, Lord, na ginawa niyo, Lord, na hindi pwede nilipikin ng iba. Ito ang ginawa niyo at pray na natuto kami, Lord. Bukan ito yung leadership. Hindi basta-basta ginagawa nito, Lord, sa panahon na magkakagawin. So, makitanin po namin mga milagro pinaperform nyo ngayong panahon na namin na mas maganda actually. Exciting kung ngayon po ay nakikita namin sa tamang mata, Lord, na nakikita namin tamang milagro at nag-matter talaga. Hindi yung pakita ng tao, kung outward na manifestation, Lord, na parang ay ko namin ay tinagmamatch yung salita na ito po talaga ang paraanan dahil itong lang nalaman namin sa susunod lamang kami and yung pagbindad, yung pagparami Panginoon, susunod na ito Lord, according to your will, hindi ito namin na hindi ka namin paumunahan sa mga bagay na hindi lang mo hindi sa amin o hindi lang mo na-expect sa amin. Okay, kailangan ko na hindi na lagi,
nagtuturo para sa Panginoon at sa Panginoon. Amen. Amen.